Hello again mga ka-tech dudes and tech dudettes. So sa ngayon, mag-review tayo nitong Deco M4 and Deco M5. Hi, this is Tech Dad and welcome to my channel. So, kabibili ko lang nito. So, nabili ko siya sa Team Protect Discless. So, they are located sa Camarines, Caloocan. So, pinuntahan ko siya. Nakita ko to sa Facebook. And, kinunta ko kagad kasi napakamura ng presyo nila. So, buy one, take one to. So, meron silang M4 and M5. So, limited lang yung mga items nila. So, itong product na to, limited lang siya. And then, ang presyo niya is 1,200. So, bakit napakamura? Kasi galing to sa mga company, tapos binibili nila. Dinidispose na kasi to ng mga company pag bumibili sila ng mga bago. So, ito na yung mga luma nila. And then, binibili nga nila to as a second hand unit. So, wala na talaga siyang box. Wala na siyang ibang mga accessories. Wala na siyang yung mga manuals niya. So, as is na siya na nakaganyan, ang kasama na lang sa kanya is yung adapter, yung saksakan niya. So, bakit nga ba ako bumili nito? Kaya ako bumili nito kasi yung range daw niya is hanggang 2,000 square feet. So, malayo-layo rin yung range niya. Pero syempre, hindi perfecto. May kinalaman din dito yung mga walls, yung mga pinto, mga bintana. So, hindi siya magiging perfect. So, ina-expect ko siguro at least 100 feet. Kasi syempre nandito kami sa loob ng bahay mismo, tapos syempre pag lumabas ka, ibang usapan na 'yon. So hindi talaga siya perfect na 2000 feet. So ina-expect ko mga 100 feet. So pwede ka rin pala dito mag-connecta ng 100 devices, no. So ayun, tapos stable connection para sa mga games, sa mga works, lalo na pag nagzo-zoom call kayo, kailangan ng maganda-gandang connection. So, itong mga to is magbibigay siya ng magandang connection sa every user, everyone na naka-connected dito sa devices na to. So, isa pa sa mga nagbi-video streaming dyan or nanonood ng mga movies online like Netflix or other like YouTube, ganyan. So, na-eliminate niya yung buffering. So, ano ba yung buffering? Yung buffering kasi, yun yung parang hindi na gano'ng maglo-load yung hindi nahabulin yung load dun sa sa internet. So, parang mabilis lang siya. Hindi na siya yung maghihinto-hinto. Kaya, maganda siya para sa movie, yung mga nanonood ng mga movie or mga YouTube or mga vlogs na katulad ng ginagawa natin. So sa ngayon, isa-setup natin tong M5. Ito lang muna i-connecta natin. And then, siguro for another video na lang tong M4 para i-connecta natin siya rito. So tara, i-try natin ikabit. So meron tayo ditong LAN cable. So hindi kasama to nung binili ko. So buti na lang meron akong extra dito sa bahay. So dati pa to, so hindi ko na kailangan bumili. So ayan. Okay naman yung connection, tinry ko naman. So hindi naman kasi nagagamit kaya gamitin na natin dito. Also, ito pala yung kasamang adapter. So nakatali pa siya na ganyan. So as is na talaga siya na nabili na ganito, no. So wala na ibang kasama. So pinlasik na lang nila, wala kasi silang box. So ganyan na yung kalalabasan niya. So ganyan na yung mismong ibibigay sa inyo. So ang kagandahan dito kasi napakamura talaga niya. So parang 600 lang isa na nabili ko. So tumitingin ako nito dati sa marketplace for around the pinakamura na nakita ko is 1,500 with box. So second hand din 'yun. So galing din siya ng mga company, no. So dinidispose din ng ibang mga company pero medyo may kamahalan yung sa kanila. So matagal ko na pinag-iisipan talaga na bilhin to. So kaya nung nakita ko tong buy one take one na to, pinuntahan ko kagad siya and tinesting kung okay siya.
So, ito pala yung pinaka-router natin. So, naka-converge kami. So, testing muna natin. Connecta muna tayo sa converge para makita natin kung gaano siya kabilis yung speed test natin. Kasi, usually na nakikita ko sa mga vlogs is tumataas talaga yung internet nila. Bumibilis. So, parang dumadagdag. So, naka 45 Mbps kami. Minsan, tumataas to ng around 90. Pero, bihira lang yun. So, testing muna natin. Para meron tayong before and after. So, ganyan. Ganyan yung parang normal speed namin. Minsan, umabot siya ng 45 yung pinaka parang limit niya. Pero sa ngayon, medyo mababa. So, titignan natin after natin makabit yung M5 natin kung okay ba talaga siya. Kung maboboost ba talaga yung internet natin. So, katulad nyan, yung upload speed natin is hanggang 77. So, mataas yan kung ikukumpara. Kasi ang plan lang namin is 45 Mbps. So, 56 pala. So, pwede na rin kahit papano. So, i-connect na natin dito yung LAN cable and then ite-testing na natin. Pwede nyo naman i-connect yung isang LAN cable dito kahit saan dito sa apat na to. So, dito ko siya kinabit sa pinakauna. Ayan. And then, yung adapter. So, tatanggalin ko lang to. So, ayan. Na-connect ako na sa power supply yung adapter natin. And then, i-connect na lang natin itong adapter dito sa likod. And then, antayin natin siyang umilaw. So, naka-steady yellow siya. So, ibig sabihin niyan, booting up pa lang siya. So, mag-aantay muna tayo for maybe a few minutes bago siya matapos yung pinaka-boot niya. Habang naghihintay tayo ng starting niya, so or startup pa lang siya. So, punta tayo sa Google Play and then search lang natin yung Deco. So, Deco. Yan, wait lang tayo. So, install lang natin TP-Link Deco. So, ayan yung nakalagay. Install. So pag nakita niyo pa lang nag-blink ng blue to. So ibig sabihin ready na siya for setup, ready na siya for new connection. So ayan, habang inaantay natin tong application natin. So, ready na siya. Inaantay na lang natin yung app. So, ngayon, nakonekta na natin sa Deco M5. So, nakakonekta na rin to sa internet natin. Sa Converge. And then, ngayon, ititesting na natin yung speed ng internet natin. So, nakakonekta ako ngayon sa M5. So, Deco M5. And then, let's see. Bilis. Nag-over 100 Mbps. Pero tingnan natin yung pinakahuli. Nice. Mukhang nagpapasabik eh. So, nag-range tayo ng... So, 105. So, kanina parang mga nasa 30 plus lang tayo.
So, ganun din yung upload speed. So, mabilis siya. Bumilis. So, parang nag-boost talaga siya. So, mukhang maganda. Mukhang maganda. So, nakakatuwang tignan kasi bumilis talaga yung internet. So, matetesting natin to kung may mga calls na sa mga may mga web meetings na, no? So, syempre, nagtatrabaho, work from home, kailangan ng mga Zoom meetings and also yung mga sa Google Meets, yung mga kids pag nag-aaral. So, doon natin malalaman. So, sa ngayon, okay siya. So, sa ngayon, tatry natin yung range niya. So, lalabas tayo. Lalabas tayo ng bahay and then, let's see. So, maybe, tingnan natin kung ilang feet yung aabot sa kanya. So, nasa labas ako ng bahay. So, medyo, oops, medyo humihina na yung signal niya. So, tingnan natin kung ilan, kung saan mawawala. So, meron pa rin. Siguro mga nasa 30 feet na ako. So, labas pa tayong konti. So, meron pa rin. Antayin lang natin siya mawala. So, yun. Wala na siya. So, around 40 to 50 feet bago siya nawala. So, balik na tayo sa bahay. So, sa iba na siya nakakonekta. So, around 50 feet yung range niya. So, sa labas ng bahay. So, testing na rin natin yung speed test niya. So, around 40 feet ako dito na sa labas. So, testing natin yung speed test. So, nakakonekta pa ba? Nako, wala na. Hindi na ako nakakonek. So, tingnan na rin natin. Lalapit ako konti kasi hindi niya ma-detect. So, this is around 30 feet. Nag-error na siya. So, medyo lumapit ako ng konti kasi hindi abot talaga doon sa may parang 30 feet. So, mga nasa between 20 to 25 feet ako. So, ito yung connection niya. So, ganyan. Medyo half ng bar. And then, speed test tayo. So, medyo mabagal na nga siya. So, ayan. Pero pwede na rin. Kasi may mga walls tayo, may mga pinto, may mga bintana. So, hindi talaga perfect na makukuha yung speed kanina. So, 11.6. Pwede na. Dito lang sa labas. So, tignan natin yung upload. So, medyo mabagal talaga siya. So, given na yun. Kasi, syempre, habang lumalayo ka, bumabagal talaga. So, ayan. Yan yung pinaka-result natin. So, babalik tayo ng bahay. Tingnan uli natin yung bilis niya. So, ayan. Another speed test tayo. So, nandito na tayo sa loob uli ng bahay. Malapit sa may Deco M5. So, speed test tayo. So, ayan. Bumalis uli siya. So, syempre, mas malapit, mas mabilis. So, antayin lang natin yung speed test and then, yan. So, upload speed naman. Okay. So, nagwa 100 siya. Yan.
So ito na yung result uli natin. So minimum pag malapit ka sa Deco M5, so minimum is 100 Mbps. So consider nyo lang, no, yung ano, take note lang kasi 45 Mbps lang kami. So yan yung nakukuha naming speed ngayon na nakakonekta siya. So parang halos nagdoble yung speed namin. So nag-boost talaga siya. So thank you for watching. If you like this video, please click like, subscribe, and hit the notification bell para sa mga next videos na meron tayo. So ayun. So salamat sa panonood. Thank you and God bless.